Hello and what's up mga kabarangays, it's your Kapitan here, ABY. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please do subscribe and turn on notification bell para like kang updated sa mga susunod kong video. So for today's video nga guys, tuturuan ko kayo on how to make an overlay on your video or on your TikTok videos. So let's start guys. First, open natin ang Pinterest at maghahanap tayo ng background ng ating video or ng overlay na picture. So, pipiliin natin guys ang aesthetic na wallpaper. Yan, pinili ko is clouds aesthetic na wallpaper. So, yan. Pili na lang tayo guys yung napili ko, yung may moon. Para maganda. Download image lang dun sa may tatlong dot. Yan. After natin siyang ma-download guys, puno tayo sa Snapchat at hanapin natin dun yung dinownload nating image. Yan, dun sa camera roll. Yan, piniin lang natin. Yan, yan yun. Then, piliin natin yung tatlong dot na nasa may taas. Yan, then edit snap lang guys. Then, ilalagay guys yung mga lyrics ng kanta na pinili natin. Pindutin lang natin guys yung text bar. Yan. Then, pili tayo ng font. Yan, napili natin. Siyempre, yan ang ginagamit padalas pag nagagawa ng overlay. Subtitle na font. Then, yan. Adjust lang natin, guys. Ang ating text. Yan. Adjust lang kung saan nyo mas prepared. Yan. Then, guys, yung lyrics. Ilalagay ko sa description box. Ang doon lang sa description box yung lyrics natin. Doon nyo na lang. I-copy-paste nyo na lang o isulat nyo na lang sa isang malinis na papel. Then, guys, ang ginagawa ko ay inisa-isa ko na ulit yung lyrics para sa mga susunod pa na overlay. Yan. Yan, ganun lang guys. Isa-isahin lang natin yung mga lyrics. Meron naman siya guys dyan sa description box. Tingnan nyo na lang or isulat nyo na lang. Yan, isa-isahin lang natin. Ganun lang guys. Save as copy. Done. Meron naman done dun sa taas. Pindutin nyo lang. Yan, pero yun siyang palitan ng kulay. Kung anong gusto nyong kulay. So, doon na lang tayo sa ano madalas ginagamit. Yan, click done lang ulit, then save as a copy. Yan, yan. Then after nyan guys, punta tayo sa CapCut application, then new project, tapos piliin natin yung overlays natin ginawa sa Snapchat. Yan, kita nyo naman. So yan, pili lang natin. Yan, yan. Then add lang natin. Then after nyan guys, mute natin, add natin ng audio, then extract natin siya. Yung audio guys niya ay nasa meron sa TikTok or pwede din kayo mag-download sa YouTube. Yan, tapos extract lang natin sa application na to. Yan, import sound only lang. Then after naman yan, makikita natin guys na tinitrim ko yung part ng clip, which is yun yung lyrics. So doon tayo magtitrim based doon sa lyrics. Pag kinanta na doon sa part na yon, doon lang natin siya ikakat. Doon natin siya ititrim. Yan. Bali, ganun lang yan. Titrim lang natin based dun sa lyrics. Then, after natin ma-edit guys yung overlays based dun sa lyrics, add tayo ng 14 pictures natin guys. Then, after natin maka-add is titrim natin siya ng 1 second per picture para mamaya. Yon. So guys, adjust lang tayo ng mga parts na excess. Yan. Then after nyan, add tayo ng animation. Yan. Para naman doon sa mga overlays guys, ang gagamitin nating animation is sway out. Guys, hatandaan nyo, para doon sa mga overlays, ang gagamitin natin ay sway out. Yan. At para naman dun guys sa 14 pictures natin kanina na tinirim, ang gagamitin natin guys dun ay spin fall at saka fall spin. Yan, bali siya ay alternate lang guys ha. Spin fall, fall spin, spin fall, fall spin. Ganun lang guys, alternate lang siya hanggang matapos tayo hanggang dulo. Then after nyan guys, punta tayo sa canvas. Then piliin natin yung blur. Then yan, apply to all clips lang para mas maganda at mas buhay yung ating picture. Then zoom in lang lahat ng mga pictures para
alam nyo na, para mas maganda yung flow ng ating animation mamaya. Yan, zoom in lang natin siya guys. Then after naman yan guys is mag-a-add tayo ng konting effects sa ating overlay. Yan. Pili-pili lang tayo ng mga effects sa ating basic, dreamy, bling, shadow. Kayo guys ha, kayo guys ang bahala kung anong gustong effect na i-apply nyo sa ating overlay. Kung paano nyo mapapaganda ang ating overlay. So yan ha, pinipili ko na yung mga effects na gusto kong ipatong sa ating overlay. Guys ha, kayo nang bahala dyan. Yan. Tingnan nyo na lang. Then, tapos na guys. Pwede na natin siyang isave sa ating gallery. Export na lang natin guys. Yan. Export na lang natin siya guys. Yan. Antayin na lang natin siya mag-export. Then guys, alamin na natin guys ang ating result. Yan. In 5, 4, 3, 2, 1. Ito na ating result guys. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayong araw na to. Huwag yung makalimutan mag-like and mag-subscribe para sa mga susunod kong video. See you on my next vlog. Trust the Lord always. God bless!